Hello mga kadiskarte, yung ganitong luto sa kamote at saba, napakasarap pala. Gatas lang, sapat na. Napakadali lang itulutuin at mga simpleng sangkap lang ang ating kakailanganin. Napaka-milky ang ating recipe na ito na tiyak na magugustuhan mo at ng mga chikitings mo. Simulan na po natin. Kailangan natin ng 5 piraso na saging na saba at enough na tubig para natin lutuin. Takpan lang natin at lutuin natin ng 30 minutes. After 30 minutes, i-check na po natin. Tanggalin na natin sa kawali, then i-set aside lang natin at hintayin natin na mag-completely cool down. Magpakulo lang ng tubig. 1/2 kilo na kamote, dapat nakabalat na bago timbangin para hindi kasama ang balat sa timbang. Hiwain lang natin into small cubes. Takpan lang natin at steam natin ng 25 minutes. After 25 minutes, i-check na po natin. So ayan, luto ng ating kamote. I-set aside lang natin at hintayin natin na mag-completely cool down. Magbuhos ng 1.5 ml na tubig. Takpan lang natin at hintayin natin na kumulo. I-check na po natin once na kumulo. Maglagay ng 1/2 cup na small sago. Haluin lang natin para maiwasan na magdikit-dikit ang sago. Takpan lang natin at lutuin natin ng 15 minutes na hindi binubuksan ang takip. After 15 minutes, i-check na po natin. Kung mapapansin nyo po, hindi pa fully cooked, don't worry, ganyan po talaga ang consistency after natin lutuin ng 15 minutes. Takpan lang natin, din i-off natin ang kalan at maghintay tayo ng 5 minutes na hindi binubuksan ang takip. After 5 minutes, i-check na po natin. So ayan, fully cooked na ang ating sago. I-drain lang po natin. Buhusan lang natin ng tubig para mahugasan ang ating sago. Ililipat lang natin sa malinis na mixing bowl. Then magbuhos tayo ng tubig para maiwasan na magdikit-dikit ang sago. Balatan at hiwain ang saba once na lumamig na. Hiwain lang din natin into small cubes gawa ng paghiwan natin sa kamote. Kailangan din natin ng 10 tablespoon na cornstarch at 3/4 cup na tubig. Haluin lang natin hanggang sa madissolve ang cornstarch. 740 ml na evaporated milk. 425 grams na whole corn kernels. I-on na natin ang kalan at hintayin natin na kumulo. Haluin natin paminsan-minsan habang hinihintay natin na kumulo. Nagsisimula na kumulo, so haluin lang natin ang gatas. Isama na natin ang 1/2 tablespoon na vanilla pero ito ay optional lamang. Haluin lang natin. 1 1/2 cup na powder milk. Haluin lang natin hanggang sa madissolve ang powder milk. Ibuhos na natin ang 390 grams na condensed milk. Haluin natin hanggang sa mag-well combine ang ating mga sangkap. Haluin lang ulit natin ang dinissolve na cornstarch. Isama na natin sa ating gatas, haluin kaagad pagkabuhos. Mag-start na tayo ngayon ng timer at lutuin natin ng 8 minutes. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa matapos ang 8 minutes para masigurado na luto ang ating cornstarch. After cooking ng 8 minutes, ganito na ang consistency ng ating gatas. Pwede na natin i-off ang ating kalan. Pagka-off ng kalan, pwede na natin idagdag ang ating niluto na saba. Isunod naman natin ang ating kamote. At ang ating niluto na sago. Haluin lang natin mabuti.
Eto na ang ating napakasarap na milky kamote saba. Subukan mo ang recipe na ito. Napakadali lang gawin at mga simpleng sangkap pero napakasarap. Pwedeng-pwedeng ihanda sa kahit na anong okasyon. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli na pagbahagi ng madiskarte recipes.